Magandang umaga sa inyong lahat mga kametal. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. So sa araw na ito mga kametal ay meron tayong gagawing project. Yung project natin dito is yung ating railings ng ating balcony. So ipapakita ko sa inyo mga kametal yung ating gagawan ng railings. So dito tayo sa labas yung ating gagawan ng railings. Yan. So ito yung ating gagawa ng railings mga kametal. So kung napapansin nyo, mayroon na tayo ditong mga layout mattings. Yan. So yung haba niyan, tinansian ko yan doon, papunta doon. Yan. Yan, meron na yan tayong mga markings dyan. Yan. Yung haba niya, simula doon, yung nilayout natin doon, simula rito. Yan. Simula dyan, hanggang doon sa pinakadulo, isa sukat niya is 9.38. Yan, hinati lang natin yan sa limang poste. Bali, anim na poste pala. Yan, isa. Ito, dalawa. Tatlo. Apat. Yan. Lima. Dito, pang-anim. Yan. Yan, pang-anim yan dyan. Tapos dito, magbubutas na rin tayo dito. Yan, yung haba natin is 1 meter lang. Simula sa baba, nag-allowance lang tayo ng at least mga 3 inches siguro to para sa mga lagayan ng kanilang paglagay ng kanilang mga tiles. Yan, taas lang tayo ng 3 inches. So pag nilagyan na yung tiles na yan, 2 inches na lang yan higit pag maglagay na sila ng tiles dyan. Yan. So yan, simula rito hanggang dito is 1 meter lang yan. Para yung ating length ng ating mga bakal is 6 meter lang. So may anim tayo na mapuputol kapag mag alagay na tayo ng mga rehas-rehas. So walang masasayang, no? Yan yung ating gagawin ngayon, yung ating railings. Pagdating dito mga kametal, yan, mag-i-elbow na naman siya dyan papunta rito. So yung dito kahoy-kahoy na lang yung ganat. Yan, didiskartihan na lang natin yan kung paano ikakabit natin dyan. So siguro pako na lang yung ilalagay natin dyan. So dito wala naman problema dahil nakabaon yung mga poste dito na anim. So matibay pa rin. Yan. Yung poste natin is nakabaon talaga yan. At least mga 1 inches bago natin i-welding siya sa kabilya. So hanapin natin yung mga bakal dyan sa ilalim. Doon natin siya i-welding. Sa ngayon ako lang muna mag-isa dahil wala akong makuha ng katulong. Wala akong makuha ng helper. So ngayon nagli-layout na lang muna ako. Baka bukas meron na akong helper. Okay, so simulan ko muna yung pagbubutas muna dito. So ito na siya mga kametal. Tapos na natin itong butasan. At mayroon na tayong naitayo na poste doon. Bali dalawang poste na yung naitayo natin. Pangatlo doon sa kabila. So bali anim ito. So yung ginawa natin dito mga kametal, no? Bala ko sana kanina dito banda kasi doon mayroon na siyang mga kabilya na nakaabang. Yan. Meron na rin yung kabilya doon. Yan. Kaso mas malaki kasi yung allowance dito, malaki yung allowance niya. Kaya sayang yung space. Yeah, sayang yung space kaya nag-ano na lang ako dito. Kumuha na lang ako ng 8 inches. Yan, simula dito hanggang dito, yan 8 inches yung ating allowance lang diyan. Kasi pagka dito kasi
Then dito banda yung kabilya natin, eh medyo malayo yung kanyang distansya. Sayang yung space, wala namang mapaglagyan doon. Kaya nag-adjust na lang tayo dito. Kaya yung ginawa natin, walang kabilya dito. Wala tayong nakitang kabilya. Yan, hinukay natin. So, ang gagawin natin, magbaon na lang tayo ng kabilya. Bali, tatlo yung ibabaon natin dito. Yan, kagaya dun. Yan. So, magbaon tayo ng kabilya dito. Yan. Tatlo yan. Pwede yung gawing apat para mas matibay, no? So, yung ginawa natin dito, tatlo lang. Tapos, binutasan ko yung ating simento dito. Medyo matigas siya, pero ginamitan natin siya ng barina para pag lagay ng ating kabilya, medyo masikip-sikip siya, tapos babaon talaga siya at hindi siya maluwag. Yan. Yan. Kung maluwag man siya ng kunti, wala nang problema yan kasi lalagyan naman natin ng simento yan. Bubuhusan natin ng simento. Pagka matuyo na yung simento niya, so titigas na rin ito. Yan. So ganyan lang yung diskarte natin dyan, mga kametal, no? So bali, mayroon ba tayo ditong tatlong paglalagyan ng ating kabilya, tapos poste. Yan, bali poste muna yung unahin natin. Yan. Yan, so patuloy muna tayo sa paglalagay ng ating mga poste, mga kametal. So dito, mga kametal, yung ating nilagay na kabilya is 10mm. Yan, pwede na ito. Medyo malaki-laki na ito. Babaon natin dito. Tapos, huwag nating ibaon na diretso. Kailangan meron tayong barinahan muna natin bago natin ilagay itong ating kabilya. Pang support niya para hindi siya uga. Yan, ito na yung nagawa namin ngayon. Nag-layout muna kami, tapos yung ating mga excess na ating sinukatan simula sa baba papunta sa taas, ito na yung ating puputulan para ikabit na natin itong ating top rail. Yan. So ginamitan namin ito ng hose level. Yan. Post level to para ma-level natin yung pang-ating top rail papunta doon. Yan. Tapos inarkingan natin. Yan. Inarkingan natin lahat. Tapos yan, cutting na yan. Yan. Tapos ito ngayon, yung gagawin ng ating kasama, maglagay siya ng mga simento dyan sa may butas. Yan. Tapos yan, may marking na tayo kasi dito. Sa elbow kasi ito yan, sa elbow yan. Sa elbow yan dito. Yan. Ito yung mga buhangin para dito. Daghana na rin, ay! So ito yung ating materialis pala, mga kametal, oh, na ginagamit. 1.5 na tubo. Yan, BI. So yung kapal naman nito is 1.5 yata ang kapal nito. Pero okay na rin. Ingat-ingat lang sa pag-welding kasi madali rin itong bubutasin. Tapos ang ating ilalagay na mga rihas-rihas, itong 1 inch. Yan. So actually yung na-request natin dito, mga kametal, is tubular, no? Kasi medyo mura-mura yun kaysa dito. Kasi itong ating tubular na itong ating pipe, nagkakahalaga ito ng 1,000 plus, no? So medyo mahal ito kaysa kumpara natin sa tubular na 2x3, hindi siya inaabot ng 1,000. Tapos itong ating 1 inch na tubo, galvanized ito, UI,
Kulang-kulang 1,000 din ito, 900 higit ito. So, depende rin yan mga kametal, no, sa lugar kung saan kayo naroroon. Hindi magkaparehas yung ating presyo. Ito, maglagay na kami ng top rail at saka dito sa bottom rail. Yan, titingnan na lang namin kung ano yung magagawa namin ngayon ng araw na ito. Yung kasama ko si Rene. Magmasa siya dito sa baba. Okay, so yung dito pala mga kametal, no, sa baba. So naglagay tayo dito kahapon ng tatlong rod. So bago natin ito bubuhusan ng simento, pwede pa tayong maglagay ng support dyan. Gaya ng ginawa ko dito sa kabila. Yan. 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 Pwede pa tayong maglagay ng support dyan. Weldingan natin para sa kanyang horizontal, no? Kasi ito vertical lang. So yan yung lalagay na, lagyan natin yan ngayon. Ng pati dito para matibay, no? Yan. So, kahapon kasi hindi ko pa nalagyan yan. Bali yung isa lang yung nalagyan ko. So ngayon nalagyan ko yan ng dalawa pang horizontal para dagdag tibay. Yan. Baru ini.
Ini dapat. Dire dapat, dire dapat. Ah, oh, di gid makita di ayo na lang. I lugman na lang ato ng kabilya. Batingan ni ubos. Ha? Ayo, ayo wala pag dire kay di naman ta mabot dire. Dire naman ana straight ra man dami. Straight ra. Kani dire dapat ko, dire dapat kini, kani dire dapat. Mahala gura na ay kabilya ato lang lugman. Ina na lang kalaw. Lapit nang matapos ang aming project, konti na lang. Karasen. Taga-asa ni mo sim, taga-dire, taga-liog.